It was necessary for the resurrected Christ to bear the wounds of his crucifixion in his post-resurrection appearances, because those were the marks not only of God's immeasurable divine mercy that made Jesus' willful atonement possible, meaning to say, he already paid the price of our crime, kundi ang mga ito ay tanda ng pakikisa ni Kristo sa ating pagkatao pati sa ating kamatayan. His glorious resurrection does not take away our humanity, but rather transformed it and made it more conformed to the divine life of God. Ang mga sugat na naging dulot ng kahinaan ng tao ay binago ni Kristo upang maging daluyan ng awa, pagmamahal at kapayapaan. Ito ay tanda ng pagmamalasakit ng Diyos sa atin. That's why in the celebration of the Mass, we do not just offer thanksgiving to God, but we also commemorate what Jesus had accomplished on Good Friday, our salvation through His passion and death. Good Friday and Resurrection Sunday form just one contiguous reality of God's abiding, unconditional, unfathomable, and self-sacrificing love. Kaya hingin natin sa Diyos na sa paghilom ng ating mga sugat ay huwag niyang burahin ang alaala ng pagsakit upang tayo din ay maging daluyan ng biyaya, ng awa, pagmamahal, kapayapaan at kaligtasan. If you have any other questions for me, you may send them anonymously by clicking the link on this post. Thank you.